Mga paps, may problema yata itong motor ko. Ayaw na niya mo kumandar. Tingnan niyo po. Ayan. Turn on ko dito. Ayaw na. Ayaw na niya umandar. Ano kaya nangyari dito? It's a prank! Good day mga paps. Ngayon ituturo ko po sa inyo yung kung paano ko kinabit yung ano yung ating smart ID kill switch, okay? Inakakabit po diyan ngayon eh yung tinatawag natin na smart ID kill switch. So meron siyang receiver na nandito nakalagay. Na pag tinap mo yung smart ID niya, which is ito, magdi-disengage yung kill switch niya, kaya mapapaandar mo na siya. So pag papaandarin mo yung motor mo, kailangan ng activation muna nito bago mo siya mapaandar, okay? So ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung kill switch na yun. So bago ang lahat, shoutout muna kay ano, kay Pops Noah Discipulo Ortiz. Maraming salamat Pops sa pagsuporta sa ating channel at sa pagsubaybay sa ating mga videos. Tsaka kay Jeff Sono ng Fort Gear Moto Vlog. Pakisupport na lang po kapwa natin na rider ng Z200S na moto vlogger din. So ngayon mga paps, ituro ko sa inyo yung paano i-install yung ano yung ating smart ID kill switch. So guys, napakadali lang pong ikabit nitong ating smart ID kill switch. Napakasimple lang po ng layout niya. So renewing ko na lang para mas mapadali yung ano yung ating pag-explain. Okay. So ito yung smart ID box, control box. Tapos ito yung receiver, yung nilagay natin sa tank enhancer. Tapos ito yung LED indicator, yung umiilaw, yung pula. Tapos meron siyang tatlong wire. Red, black, tsaka yung green. So, ang gagawin nyo guys, itong red na wire, itatap nyo siya dito sa ACC ng galing sa ignition key, yung black. Okay? Red, papunta sa black wire ng ignition key. So, ito naman black, ilalagay nyo siya sa body ground. Kahit saan, basta body ground, lagay nyo siya. So, ito namang flame out wire na green, itatap mo siya dito sa ating pulsar wire sa CDI. Ayan. Yung blue-white ang color niya. Ganun lang siya kasimple guys. Okay? Sige, ikabit natin. So ayan guys, nakabit ko na yung mga wire niya. Itong green, papunta dito siya sa pulsar. Tapos itong red, papunta siya dito sa black wire galing sa susian natin, yung tinatawag natin accessory wire. Tapos yung itong black na wire ng module, papunta naman siya dito sa body ground. Yan, diyan ko nilagay sa ground ng coil. Okay? Tapos ito, itong kanyang receiver, itong kanyang contact receiver, ilagay dun sa may tangke. So yan guys, naka-position na po tong ano, itong module ng smart ID. Tapos nilabas ko na to, nilabas ko na tong wire ng receiver, tsaka yun ito. Ito yung para sa LED. Ayan o. Yung LED indicator. Kalabas na yan. Tapos make sure lang guys na itong mga wire niya ay maayos yung pagkakalagay, hindi siya malalaglag dito sa ating cylinder head para hindi siya masunog. Okay? Ayan, inipit ko diyan sa inipit ko na itong CDI. Okay? So ayan, ibalik na natin yung tangke
Bubuksan natin to. So ayan na siya guys, nakadikit na. Tatawag na lang natin ang ganyan. Kapwestor siya. Ayan, sa ilang. Ganyan lang. Sana ba yan? Okay, test natin. Okay. Functional siya. No. So ganun lang guys. Thank you for watching and please subscribe to my channel. At mayroon pa tayong gagawing mga videos sa mga susunod na araw.